Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang gabi po. Ito po ang ating latest update ngayong araw, September 9, 2022. Yung minomonitor nga po natin si severe tropical storm Inday, ano, na maintain nga po nito yung lakas na 100 kilometer per hour, malapit po yan sa gitna at may pagbugso na abot ng 125 kilometer per hour. Kumikilis nga po ito pa northwestward sa bilis na 20 kilometer per hour. At ayon naman sa ating mga data, no, lalo nga po ng Joint Typhoon Warning Center at ng National Oceanic at European Center, ito nga po by mamaya nga po, no, ng madaling araw, mga alas dos, posible nga po ito mag-intensify into typhoon category. At posible na nga po, no, makaranas ng mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan dito nga po sa may parte ng eastern section ng Bicol Region at ng Visayas, at maging dito nga po, no, sa may parte ng Mindoro Province sa may Bataan, Zambales, ay posible na rin po makaranas ng mga pag-ulan. Even Metro Manila po, no, posible pong makaranas dyan ng mga pabugso-bugso na mahina at katamtamang pag-ulan. Sa may Palawan naman po, asahan din natin dyan yung mga mahina at katamtamang pagbuhos ng pag-ulan. Dito naman sa may Visayas, posible nga po makaranas ng mga pag-ulan. Dito sa may Roja City, sa Iloilo, sa may Cebu City at sa may Bohol, posible po tayo makaranas dyan ng isolated rain shower. Maging dito nga po sa may parte ng Tacloban ay posible rin makaranas ng pag-ulan. At yung northern portion ng Mindanao, asahan din natin, no, yung mga biglaang pagbuhos na mahina at katamtamang pagbuhos ng pag-ulan. Ito naman pong isang low pressure area na minomonitor natin sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ayon po sa ating advanced weather forecast, ano, ito nga po ay may posibilidad na maging isang bagyo or mahinang bagyo, no, na tropical depression. May posibilidad din itong pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito nga po yung ating imomonitor sa mga susunod pang araw. At yung isang posibleng bagyo, no, na posibleng mabuo dito rin sa may labas ng ating bansa at papasok ng power line, ito rin po yung ating imomonitor sa mga susunod pang araw. Ayon naman dito sa National Oceanic at Joint Typhoon Warning Center, ayan nga, no, by 2 a.m. bukas ay posible nga po itong umabot ng typhoon category, at mas lalakas pa nga po ito ng alas dos ng hapon bukas, aabot po ito sa 165 km per hour, at bahagyang babagal nga po yung pag-angat nito sa may parte ng Taiwan at aabot ng 185 km per hour. At pagdating naman ng alas dos ng hapon ng Linggo, ito nga po ay posibleng umabot sa 215 km per hour. At pag bago nga po yan, ano, lumabas ng ating power line, ito nga po ay magda-downgrade, no, posibleng umabot hanggang sa 130 km per hour. Ito naman yung forecast track ng ating bagong pag-asa, DOST. Halos hindi nga po sila nagkakalayo ng forecast track prediction ng Joint Typhoon Warning Center at ng National Oceanic. Ito naman yung sa Japan Agency na forecast track. Ano, kung mapapansin natin, halos parehas lang din yung tatlong agency na nag-monitor kay Typhoon Inday, ay pare-parehas lang halos ang kanilang forecast prediction. Ito naman yung sa European Center. Ito nga po yung by tomorrow morning, as typhoon category na nga po dito itong si Inday. At asahan natin, no, na yung magiging masungit na rin yung panahon sa may parte ng extreme northern Luzon. By September 11, maaangat na nga po ito. Ito nga po, mas nag-intensify pa. At yung low pressure area sa labas ng ating bansa, ito nga po, isa ng ganap na bagyo. By September 12, mas malapit na nga po sa Taiwan itong si typhoon na Inday. At ito nga po yung low pressure area nating minomonitor. Ito nga po ay papalapit na dito sa ating far line. By September 13, mabagal na nga po yung pagkilos ni Typhoon Inday dito bago po yan lumabas ng ating bansa. At ito nga po yung ating minomonitor
na bagyo na posibleng papasok sa ating power line. By September 14, ito nga no, almost stationary yung tropical depression sa labas ng bansa. Maging si Typhoon Inday, no, halos hindi po yan makatulak pangat. Dahil nga po, meron tayong high pressure area na umiiral sa may parte ng Japan. By September 15, asahan na nga natin yung pinakasentro ni Typhoon Inday, ano, ay asa pinakalinya pa ng ating power line. At yung bagyo na nabuo ditong low pressure area ay nag-downgrade na nga as low pressure area again. By September 16, no, malayo na nga sa ating Philippine Area of Responsibility si Typhoon Inday. At asahan po natin, ano, yung pag-ulan dito sa may Palawan, sa halos sa kalahati ng ating bansa ay makakaranas ng pag-ulan dahil naman po yan sa ating Southwest Monsoon. By September 17, asahan nga po natin itong low pressure area na imo-monitor natin sa labas ng ating bansa. Pagdating ng September 18, ito nga po, ano, as a tropical depression, andito po siya sa ating power line. Ito po yung imo-monitor natin kung ano ba yung magiging posibleng scenario nito. Kung papasok po ba siya ng dire-diretso dito sa ating Philippine Area of Responsibility. Again, inuulit po natin yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan dahil mahaba nga yung range ng ating advanced forecast. Malaki pa po ang posibilidad na magbago lahat ng nakikita nating data ngayon. Kaya manatili po tayong nakatutok sa ating advanced weather forecast para nga po makita natin yung mga posibilidad na pagbabago sa mga minomonitor natin na posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat. Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. Disclaimer, please note, no copyright infringement is intended. I do not own some materials, images, video clips, nor audio clips used in this video. All content used fall under the remits of fair use. If happened that someone claims their ownership of the said materials above, I will not hesitate to remove them immediately. Thank you.